Is there something wrong, Tristan? Tanong ni Amber. Napansin kasi niyang tila bothered ang binata at hindi naman makali na bumalik ito mula sa terasa. She is feeding baby Zora through bottle dahil mukhang gutom na ito. Maring umiling si Tristan. Wala. I just need to go. You know, business matter. Pagdadahilan ito. But it's somewhat about business dahil sigurado siya na kaya lang naman siya pinagkasan ng mami niya sa pamilya ni Cheska ay dahil sa negosyo. Oh, I'm sorry. Sure, you can go. Salamat ha. Tristan gave her a pat on her head. Walang anuman. Ano ka ba? Basta ikaw kahit anong oras, Amber. Tila ayaw pa ni Tristan umalis. Kung maaari sanang doon lang siya palagi sa tabi ni Amber. Handa siyang itrato ito na parang kanyang anak nito kay Zyler. He is willing to be a father. Ganoon niya ito kamahal. Isa pa, he felt a different level of attachment to the child dahil unang ito nakita na ipinanganak nito. Ganitong-ganito rin kasi yun eh. Ganito rin ang pangarap niya nung sila pang dalawa ni Amber. They will marry each other, have kids and live a family and complete family. But it's all ruined dahil sa pagpapagitna ng mommy niya. Handa naman siyang tanggapin kung nagkamali si Amber. Hindi yan sinasadya. Kung hindi lang dahil sa mommy niya na nangialam. Di sana nagkausap pa sila. Di sana naayos pa nila mga bagay na dapat nilang ayusin. Hinatid siya ni Amber hanggang sa may tapat ng pinto. Nagulat sila nang biglang umiyak si baby Zora. I guess she doesn't want me to leave. Natatawang wika ni Tristan. Natawa si Amber. Sa tingin ko nga eh. Anyway, mag-iingat ka sa pag-uwi, Tristan. Salamat sa araw na to. Sinara na niya ang pinto at pumasok sa loob. Sa muli, tahimik ang buong bahay. Hindi ganito ang pinangarap na buhay ni Amber para sa sarili at sa anak niya. Pero siguro nga may mga bagay talaga na beyond our control. Hindi natin hawak. Kuyom-kuyom ni Tristan ang kamay niya habang pasakay siya sa kotse niya. His phone keeps on vibrating. Alam niyang mommy niya iyon. He took his phone out of his pocket nang bigla na lamang siyang bumangga sa isang babae. Oh, I'm so sorry. Nagsalubong lalo ang kilay niya. Malas? Bulong niya sabay dampot ng cellphone niya na tumilapon sa lupa. Iniangat niya ang kanyang tingin para tingnan kung sino yung babaeng nakabangga niya at agad siyang napatas ng kilay. Selena? Patanong na wika niya. Tristan, ikaw pala. Pasensya ka na. Nagmamadali kasi talaga ako eh. Kay Amber ka ba galing? Tanong ni Selena. Tumango ang binata. Oo, kaso pa uwi na rin ako. I just bought milk for baby Zora. Ikaw, anong sadya mo? Nagawa pa nitong magtanong kahit na alam na niyang hinahunting na siya ng mommy niya. Well, it's obvious na si Amber ang sadya ko. I actually found a nanny for her child. Then I'll just need to find her a job. Wait, is she going to apply for work already? That quick? Hindi naman. Maghahanap pa lang ako para sa kanya. So in case she is physically, mentally, and emotionally ready, then I can refer her right away. No need. Walang ano-anong sabi ng binata. Napakunot ng noon niya sa Selena. What do you mean? I will ask her to be my secretary. Napatakip ng bibig niya sa Selena. Really? Wow, that's good. Ibig sabihin ba nito, problem solved na? Nakangiti niyang tanong. I guess so. Hindi ba tututo lang mommy mo? Pag-aalangan pa ni Selena. I can make a way. Besides, I can see no problem with that at all. Dahil alam kong pagtatrabahuhan naman ni Amber ang mabuti ang kikitain niya. Labas na yun sa mommy ko. I will make sure to protect Amber at all cost. Thank you, Tristan. Not a problem at all. Ngumiti lang ito saka na sumakay ng kanyang kotse. Napatingin siya sa phone niya. It is broken pero gumagana pa naman. I think I need to buy a new phone now. Mom, I'm on my way. Sagot niya na walang kagana-gana. If this is not for Amber, hindi naman siya mapipilitang makipagkita doon kay Cheska. Wala na siyang interes sa ibang babae bukod kay Amber. But his mom keeps on getting his way. Good. If you are only obeying me, Tristan, wala namang problema eh. Hindi ko idadamay yung si Amber. Napalunok siya ng laway. Siguraduhin mo lang, Mom. I will sacrifice even my own happiness for her. Napailing-iling na lang ang mommy niya sa kabilang linya. You are badly in love, son. Ano bang pinakain sa'yo ng babae yan at patay na patay ka sa kanya, ha? Look at you. You can't stand alone. You are successful. Our company is doing good. Hindi ko maintindihan kung bakit habol ka pa rin ng habol sa Amber na yan. She's married, Tristan. At alalahanin mo na ang lalaking pinalit niya sa iyong dahilan kung bakit kayo naghiwalay. And now they are again fighting over the phone. Mom, I don't care. Naayos sana namin lahat kung hindi ka pumagitna. This is all your fault. Ayoko lang na magpakatanga ka sa babaeng yan. Nabuntis siya ng ibang lalaki. Tell me, would you still want to be with that kind of woman? Disgrasyada. Nag-aapoy na mga mata ni Tristan sa galit.
His mom is really provoking him. This is not the conversation that he wanted. Wala akong pakialam kung hindi ko man anak ang dinadala niya, mom. I was willing na panagutan ng bata kahit na hindi akong ama. That is how I love her, mom. Look at me now. I'm all alone because of what you did. Siya lang ang kaisa-isang babaeng minahal ko ng ganito. Yet you took away my happiness, mom. You took her away from me. Gusto na naman niyang umiyak. Inaamin niya na mahina siya kapag si Amber na ang pinag-uusapan. Hindi niya pa rin kasi matanggap hanggang ngayon ang nangyari sa pag-iibigan nila na nasira dahil sa mommy niya. Akala niya tanggap na niya, but at the end of the day, sa tuwing iniisip niya iyon, nasasaktan pa rin siya. Pumunta ka dito. That's all that I'm asking from you. Kapag nagpakasal ka kay Cheska, makakalimutan mo na rin si Amber. Pagkatapos nun, hindi na ako makikialam pa sa kanya. Nanikip ang dibdib ni Tristan sa mga narinig niya. Now he needs to marry someone he doesn't even know. Damn! Seriously, mom? When will you even want me to be happy? This is for you, son. No, mom. Para lang sa'yong ginagawa mo. You know what? I would rather die than to be your son. Para mo na rin akong pinapatay sa ginagawa mo. That was the last thing he said before he ended up the call. Damn! He cursed. Sobrang punong-puno na siya sa mommy niya but he is left with no choice at all. Samantala, hindi magawang mapakali si Zyler. Lumilipad ang isip niya kay Amber at sa kung saan siya nito hahagilapin. But why would you look for her anyway? Hindi ba't siya ang unang umalis? Selena, please talk to me. Pagpupumilit niya kay Selena na ngayon ay nasa kanyang harapan. Nakipagkita siya sa pinsan niya at umaasa siya na may makukuha siyang sagot mula rito. Malaman niya lang na safe si Amber at ang anak niya ay ayos na sa kanya. Kahit yun man lang. Eh gago ka pala eh. Nakipagbaligan ka na doon kay Ruby. You even told me last time to shut up dahil sinabi mong wala akong alam sa nangyayari. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin kausapin kita? Nagmamakaawa ka ngayon? Wow, Zyler! Okay, just tell me where she is. Tipid at kalmadong wika nito. Napaangat ng kilay sa Selena. Oh, eh bakit ko sasabihin? Selena? He warned her with an authoritative voice. Hindi mo na ako matatakot, Zyler. Mas natatakot pa nga kung malaman mo kung nasan si Amber. Tapos sasaktan mo lang din siya ulit. She is afraid to see Amber cry again over love. Masyado na itong maraming pinagdaanan. Isa pa wala rin kaalam-alam tungkol dito ang tiyahin niya. Selena, may karapatan pa rin ako malaman kung nasan ang anak ko. Sandali nga, sino nga bang una nang iwan sa inyo? Hindi ba't ikaw? Nangako si Amber kay Tito na dadalaw-dalaw sila sa mansyon. Ngayon kung sa araw ng pagdalo niya doon at wala ka, aba, hindi niya kasalanan yon kung hindi mo makikita ang anak mo. Doon ka, mabulok ka sa kondo mo kasamang girlfriend mong kasing katinang higad. Akalain mo yon? I thought you are wise enough, Siler, but you ended up accepting that cheater again. She isn't a cheater, Selena. Pagkaklaro nito. Natawa si Selena ng pilit. And then here you go again. Clearing her name. Hi, ewan ko ba? Siguro nga isang malaking pagkakamaling pinakasal ka ni Tito. Well, he is only after his grandchild. At ikaw, napilitan ka lang naman dahil sa mana. But since he turned away from your responsibility, siguro naman paninindigan ni Tito ang sinabi niyang wala kang ni isang kusing namamanahin. I said, she is not a cheater. She didn't cheat. Fine. Who cares if she cheated or not? Ano pang pinaglalaban mo? Ikaw na nga ulit ngayon, hindi ba? You know what? Walang saysay na kinakausap pa kita ngayon eh. I should be busy helping Amber recover, imbes na mag-aksaya ka ng oras sa'yo. Wala kang puso. All you do is play with the girl's heart, but this time nagkamali ka na sinaktan, Zyler. I thought somehow magbabago ka para kay Amber at sa anak mo, but I guess I was wrong again. Minsan napapaisip na lang si Selena kung kailan babalik ang dating Zyler na kilala niya. That one kind cousin of hers would always protect a woman's feelings. Malayong-malayo ang Zyler ngayon sa Zyler na nakilala niya and it was because of that Ruby na ngayon tinanggap niya ulit. If Amber's marriage with him is bound to fall apart, siguro nga dapat alam muna nilang pagtuunan ng pansin ng mga sarili nila. Malayo sa isa't isa. It's either they will heal o mas lalo masisira. Pagod na sinalpak ni Amber ang kanyang katawan sa malambot na sofa. Napagod siya kakapatulog kay Baby Zora. Naubos yata ang 99% ng lakas niya sa anak niya. Mabuti na lamang at maayos tong department na dinutuloyan nila. Tristan really knows their needs. Mabuti pa ito. Iniisip ang kapakanan ni na Amber. Iidlip na sana si Amber dahil nga sa pagod nang biglang makarinig siya ng sunod-sunod na katok mula sa pinto. Napakunot siya ng noo. Wala naman siyang inaasahang bisita. Sandali lang! Wika niya na lamang sa kasi napilitang tumayo at maglakad papunta sa pintuan sa labas. Kahit pagod,
Wala siya nagawa kundi ang pagbuksan ng pinto. Anong kailangan, Ruby? Halos magsalubong ang kilay ni Amber na makita niya si Ruby na nakatayo sa may pinto. Anong kailangan ng babaeng to? What is she doing here at this hour? Talaga bang sinadya niyang guluhin ako at ang anak ko? How did she know this place? Yun bigla ang mga tanong sa isipan niya. Hi Amber, won't you even let me in? Nakangisi at tila nang aasar pa nito na tono ng pananalita. Habang sinasabi niya iyon, pinasadahan niya ng tingin si Amber mula ulo hanggang paa. Nangasim ang mukha niya na makita itong nakasuot na malaking t-shirt, magulo ang buhok at tila haggard pa. Ang mga ngiti niya ay alam ni Amber na peke. Huminga siya ng malalim. Ayaw niyang makipag-away kay Ruby, kaya kailangan niyang kumalma at di siya dapat magpadala sa nararamdaman niya. Anong kailangan mo? Paano mo na lamang nandito ko? Sunod-sunod na tanong ni Amber habang diretso nakatingin sa mga mata ng bruhang si Ruby. Ni hindi man lang ito na ilang na makipagtitigan sa mga mata ni Amber. Para bang wala lang sa kanyang ginagawa niya. Ni hindi man lamang ito natitinag. Ano ka ba, Amber? Ni hindi mo man lang ba siya papapasukin? Is that how you treat your visitor? Taas kilay pa nitong tanong. Napahagat ng labi si Amber. Sinusubok talaga ni Ruby ang pasensya niya. And now she wants to come in? Oh, come on. What's wrong with her? Napatiimbagang si Amber. Ayaw naman niyang bigyan ng ideya ang mga kapitbahay niya na nakikipag-away siya kay Ruby. Kahit labag sa kalooban niya, she led Ruby to the living room. Mabilis na umikot ang mga mata ni Ruby sa loob. She roamed her eyes. Maganda naman kasi talaga ang apartment. Sa katunayan, para itong condo unit. Wala siyang maipipintas dito. I like your apartment. Can I ask one thing? Tinapunan siya ni Amber na isang malamig na tingin. Ano? How can you afford? I mean, don't get me wrong ha? Pero na-afford mo ba talaga to? For real? This looks like a luxury apartment. Pero niyapa ni Ruby. Napakuyom ng kanyang kamay si Amber. Parang gusto niya tuloy mambali ng daig anumang oras mula ngayon. Afford ko man o hindi, Ruby. Sa tingin ko naman wala ka na dun. Isa pa, what is even your purpose of coming here? Ayoko ng gulo, pwede ba? Napahagat labi si Ruby. Hindi naman kasi ako nandito para makipag-away. I just heard Tristan paid this for you. So nandito ako para klaruhin kung may namamagitan ba sa inyo ulit. Alam mo na, after mong magpabuntis kay Zyler, I mean, sa boyfriend ko, nanigas si Amber sa mga narinig niya. Hindi niya naigalaw ang katawan niya. Tila nakakabingi ang mga sinabi ni Ruby ngayon lang. She cannot even blink her eyes. Ruby smiled seeing Amber's reaction. Oh, bakit hindi ka na nakakurap dyan? Can't you believe that despite the fact that you have a kid, bumalik pa rin siya sa akin? Well, ganun talaga siguro kapag first love ka, no? Hindi ka basta-basta nakakalimutan. Mapait at hindi maipinta mukha ni Amber dahil sa sinabi ni Ruby right in her face. Kahit ayaw niyang ipahalata na bother siya doon, mukhang magaling magbasa ng mukha si Ruby. Ito ang gusto niyang makita. She is here for it. Alam na alam niya yon. Tapos ka na ba? Walang gana niyang tanong, trying to calm herself. Hindi niya pwedeng lakasan ang boses niya because she might wake her sleeping daughter. Buong araw siyang pagod para lang mapatulog niya ito. Not yet. Naningkit ang mga mata ni Amber. Alam mo, Ruby, makakaalis ka na kung wala ka magandang sasabihin kasi sinasayang mo lang ang oras ko. Hindi naman tayo close para magpunta ka pa rito. For what? Kung gusto mo, isaksak mo sa dibdib mo si Zyler dahil parehas lang naman kayo. Okay na ako sa anak ko. Pagdidiin pa niya. Ruby chuckled. Eto naman, don't be so furious. Gusto ko lang naman iparating sa iyo ang good news eh. Tila natawa ng hilaw si Amber. Salamat sa good news. Makakaalis ka na. Hinigit na nito si Ruby sa kamay para umalis. Nagpumiglas ang dalaga. Ano ba? Get your hands off me. Kapag hindi ka pa umalis, I will call the security. Pagbabanta ni Amber sa kanya habang mariing nakatitig sa mga mata nito. Nasasaktan siya. Sobra na nga sakit kung tutuusin. Tinitiis niya lang. Kung ako sa'yo, Amber, stop dreaming already. Wake up. Your fairy tale is over and Zyler and I are together now. Alam mo, hayaan mo na lang kaming dalawa. Yun na lamang ang huling sinabi ni Ruby bago siya tuluyang napalabas ni Amber sa labas ng bahay nito. Nang maisara niya ang pinto, tuloy na siyang napasandal sa dingding ng bahay at napalupasay sa sahig. Labis na nanghihina ang mga tuhod niya. Sa muli, pumatak ang mga luhang kanina niya pa pinipigil ang pumatak. Parang tinataga ang dibdib niya. Bigla-bigla na lang pumasok si Ruby sa opisina ni Zyler nang walang pasabi. Ni Katok hindi nito ginawa. Bakas pa ang ngiti sa kanyang mga labi na tila ba nagtagumpay na naman siya. One down. Si Zyler na lang talaga ang problema niya.
She needs to convince him to agree with her plan. Zyler, she uttered pagkapasok na pagkapasok niya pa lang. Tulala si Zyler sa swivel chair niya at malalim ang iniisip. Pero napabalik siya bigla sa kanyang ulirat nang dahil sa pagpasok ni Ruby sa opisina niya. Nagsalubong ang makakapal niyang kilay. His eyes looks mad. Wala sa mood ang binata. Anong ginagawa mo rito? I don't entertain someone who didn't make appointment before coming to me. Pagsasuplado niya. I don't care, Zyler. Isa pa, they've known me. And there's also something that you should know. Tila hinihingal pa ito. Save it. I don't want to hear anything from you. Pagpigil niya rito. Ang kaninang excitement sa mga mata ni Ruby, napalitan ng disappointment. What? But I think you might be interested. Lalo pat involved si Amber dito. Pero sige, kung ayaw mo, hindi naman kita mapipilit. She was about to turn her back. Pero napatas ng kilay si Amber nang banggitin ni Ruby, si Amber. Tila bigla siyang nag-gasolinahan. Wait! Pigil nito. He examined Ruby standing right in front of him at mukhang hindi naman nagsisinungaling ang mukha nito. She looks like she has a lot to say. What about Amber? Dugtong pang tanong niya. Napangisi si Ruby sa kadahan-dahang lumapit sa kinauupuan ng binata. She massaged his broad shoulders. Well, napag-alaman ko lamang na ang tinitirhan nila ngayon ng anak mo ay apartment na binilad Tristan para sa kanila. Don't you think they're back together again? Like, hindi naman siguro mag-a-access si Tristan ng pera sa wife mo kung hindi, di ba? Mas lalo naging mapait ang timplada ni Zyler. Marain niyang hinuli ang kamay ni Ruby na siyang gumagapang sa kanyang balikat, saka iyon tinanggal. Tumigil ka sa walang kwentang bagay at umalis ka na. Ruby's eyebrow raised. Walang kwenta? Hindi ako nagsasabi ng mga walang kwentang bagay, Zyler. If I were you, bakit hindi lang natin palindigan ang dahilan mo kay Selena? That we're together again. Show to her that hindi ka siya kawalan and that you can live without her. Zyler, use me. She sounded so desperate. Ayaw ni Zyler na umabot pa sa ganun. Shut up, Ruby. Hindi ko yun gagawin. Zyler, listen to me. You left her, right? Sa tingin mo ba hindi siya maghahanap ng kalinga sa iba? If you aren't ready to enter a relationship again, then make use of me. Gamitin mo ako and by the time na mapatunayan mo na siya talagang gusto mo at wala ka na talagang nikatitig na nararamdaman para sa akin, I will let you go. What the hell are you saying, Ruby? Nababaliw ka na. I am not insane. Ano ba, Zyler? Can't you at least see that I am trying? I am trying to win you back. Pero kung hindi na talaga pwede, gamitin mo na lang ako. I will at least be happy with it. Hindi na malaman ni Zyler ang gagawin niya. He maybe cannot decide for it now, pero iniisip niya pa lang na magbabalikan sila Tristan at Amber ay tila gusto na niyang magwala. Nariyan ang takot, nariyan ang pangamba sa puso niya. Papaano kung sa panahong handa na siya ihuli na ang lahat para sa kanya? Amber, this is Manang Nena. Panimula ni Serena bitbit ang isang kasambahay sa apartment na tinitirhan ni Amber at ng anak niya. Tinotoo talaga nito ang tulong niya sa dalaga. Mabuti na rin to na makabalik na si Amber sa alindog niya at makahanap ng trabaho para kahit papaano hindi siya aasa sa bigay ng mga Vandross sa kanya. Gumiti si Amber. Hello po, Manang Nena. Bumaling siya kay Selena. Sis, thank you ha. Kahit kailan talaga, lagi kang maaasahan. Paano ba ako makakabawi sa iyo? Nakapout pa nitong sabi. Selena tapped her shoulders and said, just be well. Be happy. Focus on yourself for now, Amber. Kasi ayoko masayang ang mga tulong ko sa iyo para lang magpakabaliw ka ulit kay Zyler. Let him leave without you. Maray mo naman ma-realize na kailangan ka niya, di ba? Kayo ng anak mo. Mapait na napabuntong hininga si Amber. Hindi siya sigurado kung mangyayari pang araw na yun. Sa inaasal kasi ni Zyler, tila wala itong pakialam sa kanya o sa anak man lamang nila. Hindi ko sigurado, sis, ha? Pero sa tingin ko, hindi na yan mangyayari. Huwag kang mag-alala. Now that Manang Nena is here, may magbabantayin na sa anak ko. Baka kabalik na ulit ako sa trabaho. Iginiyan ni Selena sa sala kasama si Manang Nena. Manang, ayos lang ho ba kayo sa magiging trabaho ninyo? Tanong niya sa katulong. Tumangot-tango naman ito kaagad. Abay, oo naman po. Trabaho ito kaya dapat lang na matutuhan kong mahalin. Isa pa, malapit po ang loob ko sa mga bata. Nakakatawa naman po kung ganun. Doon po sa tapat ng kwarto namin na magiging kwarto ninyo. Ilagay niyo na po doon ang mga gamit niya na makapagpahinga naman po kayo. Mahinaho na utos pa ni Amber na siyang sinunod naman agad na matanda. Naiwan silang dalawa ni Selena sa may living area. Mabuti na rin na makapag-usap silang dalawa na masinsinan. Sis, I think hindi mo na kailangan maghanapan na mapapasukan trabaho. Walang ano-anong wika na Selena. Kumunot ang noo ni Amber.
Ha? Bakit naman? Sis, alam mo namang kailangan ko yan para matususan ang anak ko, hindi ba? Ano na lang ang iisipin ng mga Vandross? Na umasa lang talaga ako sa lahat sa kanila? Hindi. Hindi ko ahayang isipin nila yon. Isa pa, hindi ako mukhang pera. Pinigil siya ni Selena. Sis, kalma. Huminga ka muna. Patapusin mo muna kayang sasabihin ko, no? Listen to me first. Kuda ka ng kuda eh. Napakamoto rin ang ulo niya si Amber. Sorry naman. Ano ba kasi na't nambibitin ka pa dyan? You don't really need to look for a job kasi Tristan wanted to offer you a job already. Pagpapaliwanag ni Selena. Namilog ang mga mata ni Amber. So sinasabi mo, nabibigyan na naman ako ng tulong ni Tristan? Naku, ayoko. Baka ano na naman isipin ng nanay niyang mata pobre? Hindi na, sis. At saka nahihiyan na rin ako kay Tristan eh. Akalain mo, binili pa niya tinong lunit ito para sa anak ko. Hindi ko naman alam. Kung hindi pa sumugod-sugod ito si Ruby, hindi ko pa malalaman. Kakaiba rin talaga ang antena ng babaeng yun, oh. Naguguluhang napahalukip-kip sa Selena. Teka, teka. Nagpunta si Ruby dito? How did you know this place? Saka, ano? Tristan paid for this? Ah, that one kind pure thing. Oh, oo. Tama ka nga sa narinig mo. Sumandal sa Selena sa sofa. You know what? Labag talaga sa kalaoban kung naging jowa mo yung Tristan noon eh. Pero ngayon as I get to know him, wala lang. Naisip ko bila na parang mas responsible pa siya kaysa sa pinsan kong ugok. Mabait naman talaga sa Tristan sis eh. Ang mami niya lang naman ang may ayaw sa akin. Gusto kasi na naman pangasawa ni Tristan isang in-shake tulad nila. Pero masaya na rin man ako ngayon kahit na magkaibigan na lang kami. Masaya ka na nga ba? Maybe you are happy by the fact na magkaibigan kayo ni Tristan. Pero yung tungkol sa inyo ni Zyler, I bet you are not really happy with it. Mariing pumikit si Amber. Sis, wag mo kasi siyang banggitin. Magiging masaya lang ako kung anong mararating niya. Basta ang goal ko lang ngayon ibalik ang dating masayahing Amber. Lalo pa may rason pa rin naman ako para maging masaya. So, hindi mo talaga tatanggapin ang alok ni Tristan? Kunot noong tanong muli ni Selena. Hindi na muna siguro. And why not? Bahagya siyang napatigil sa pag-uusap at sabay na napatingin sa may pinto, si Tristan. Teka, hindi ba lang siya kumatok? Nahiya bigla si Amber. Lagot? Kailangan ba talagang marinig nito? Tristan. Nakangawingwi ka ni Amber. Hilaw na lamang siyang nakangiti. Patay. Bakit palagi nasa timing to si Tristan? Malakas yata siya kay Lord ngayon na. Amber, ang sakit naman yata sa dibdib. Are you refusing my offer? Nakapout pa nitong sabi. Hindi naman sa ganon, Tristan. Maupo ka nga kaya muna. Pero bago pa man naupo ang binata, iniangat nito ang kanyang kamay para ipakita ang kanyang dala. But let me put this in the kitchen first. Hirit pa nito na itaas niya ang dala niyang take-out from Jollibee. Kumalat tuloy ang amoy niyon sa loob ng apartment. Naka-aircon pa man din. Nag-abala ka pa talaga kahit sana hindi ka na nagdala. Nakakaya na sa'yo, Tristan. Napakalaking abala ko na eh. Ginulugulo pa ng binata ang buhok niya. Ano ka ba? Ikaw pa? I also brought fruits. Kailangan mo yan para mas lumakas ka. Kahit thank you na lang, masaya na ako. Matamis na napangiti si Amber. Thank you, Tristan. Ayun naman pala eh. Mapang-asar nang inisiyan na Selena ang kaibigan niya. Masyadong ginagaling ang Tristan, sis. Kapag nagkataon, goodbye, Zyler na talaga. Selena, nakakahiya. Tumahimik ka nga. Kapag yun narinig ka. Oh, ay bakit? Erata naman hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ni Tristan. Grabe lang. Kung ako sa Tristan, baka nagtanim na ako ng galit sa'yo eh. Imagine, ikakasal na dapat kayo tapos biglang nabuntis ka ng ibang lalaki. Grabe rin talaga ang pagmamahal niya sa'yo, no, sis? He is a real definition of a martyr. Swerte mo na talaga sa kanya kung magkakatuloyan kayo ulit. Marahan siyang siniko ni Amber para sa wainto dahil pabalik na sa Tristan. Napakadulas kasi talaga ng bibig nito. Likas na pasmado. So, aren't you still going to accept my offer, Amber? Come on, masasaktan ako kapag tumanggi ka pa. Eh, Tristan, alam mo naman, your mom and I are not on good terms. Baka makagulo lang ako sa kumpanya ninyo lalo na kapag magkikita kami doon. Napabuntong hiningang umupo sa Tristan. Hindi na niya yan gagawin. How can you say? Si Selena ang nagsalita. Because the two of us agreed on one condition. Matapos sabihin niya ni Tristan, tila nawala ang ngiti sa mukha niya. He looked sorrowful. Tila ba ang bigat-bigat ang pinapasa niya sa balikat niya? Napaupo ng tuwid sina Amber at Selena. Kondisyon? Anong kondisyon? Kailangan pa ba yun? Kunot noot nagtatakang tanong ni Amber. Kung ano man kondisyon ay mukhang hindi yun maganda at dahil kita naman sa mukha ni Tristan.
I need to marry someone I don't love. Pagtatapat nito. Napanganga ng tuluyan ang dalawa. Awang ang mga labi nila habang nakakunot pareha sa mga noo. What? Si Selena ang unang nagka-violent reaction. I promise her na magpapakasal ako kay Cheska, anak ng isang kasosyo namin sa negosyo na Chinese. At nangako rin siya na kapalit noon ay lulubayan ka na niya, Amber. That explained everything. Pero tila nanikip naman ang dibdib ni Amber. No, Tristan. Don't do just because of me. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi pwedeng ako malaya tapos ikaw? Kailangan matali sa isang relasyon na hindi mo naman gusto dahil lang sa akin? Hindi pwede. Mariing pagtutol nito. Sobra-sobra ng lahat ng tinulong ni Tristan sa kanya. Tapos ngayon magtasakripisyo pa ito just for her peace? Hindi naman yata yahahayaang mangyari yun. Para na rin niyang tinanggalan ng kalayaan ng binata. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko, Tristan. Yung mommy mo, I can fight her in any ways that I could. Leave this to me. Hindi mo na kailangan magsakripisyo na para sa akin. You had enough. Tama na. Tumango sa Selena. She is right, Tristan. I can help Amber naman. Ano ka ba? Hayaan mo na lang ba talaga na kontrolin ka ng mommy mo habang buhay? You have your own life. Matanda ka na. You can already decide for your own sa totoo lang. Hi, ano ba naman yung mommy mo? Mahal ka ba niya? May katiting man lang ba siyang pake sa nararamdaman mo? Bakit ko ipagkasundo ka niya parang di man lang sumagi sa isip niya na kaya mong magdesisyon sa sarili mo without her? Sobra na siya, ha? But this is the only way. With or without you, Amber, kailangan ko siyang sundin. Ano ka ba? You need to go back to your senses. Hindi ka tuta na dapat sunod-sunuran lang sa lahat ng sasabihin niya sa'yo. Oh, come on, Tristan. Alam naman niya yon. Alam yun ang binata. Ang ayaw niya lang ay ang patuloy na pamamagitan ng mommy niya sa lahat ng bagay na mangyayari lang na mangyayari ulit kapag hindi niya pa sinunod ang gusto nito. He wants peace for everyone around him. Kahit pa ibig sabihin nun ay ang buhay niya naman na magugulo. You know what? This calls for a shot. Napangawi si Amber. See? Even you cannot handle it on your own. Ako na ang bibili ng beer. Suhestyon ni Selena. Napaangat ang kilay si Amber. Ako na. Bisita kayo eh. Sasamahan na kita. Pagdidiin naman ni Tristan. Paano pa nga ba makakahindi si Amber? Mainam na rin yon para may kasama siyang lalabas. At baka kung ano pang may masamang pakay ang makadaupang palad niya. Ay ganun? Kapag alis kailangan may love team pa rin? Pangaasar na Selena sabay ngisa sa dalawa. Tristan grabbed her car key inside his pocket. Saka sa na nagdrive sa pinakamalapit na grocery. You sure you can drink? Nagaano lang tanong ng binata. Naisip kasi nitong baka nagbe-breastfeed pa rin to kahit papaano. I can. Kasi sa bote na rin dumidede ang anak ko. Pero syempre ko konti lang iinumin ko dahil may bata kong inaalagaan, no? Gusto ko lang damayan ka dyan sa bigat at dinadala mo. Tristan bit his lips. I'm sorry, Amber. Napatingin sa kanya si Amber. Ha? Bakit ka naman nagsasorry? Sorry kasi binigyan pa tuloy kita na maiisip. Wala naman talaga akong planong sabihin sa iyong lahat pero I feel really guilty. Tsaka sincere talaga ako na gusto kitang alokin ng trabaho. I swear, mom would never interfere with it since we had the deal. Bumuga ng hangin si Amber. Heist, ang hirap pa rin, Tristan. Iniisip ko na agad ang sasabihin ng mga tao sa kumpanya ninyo. Hiyang-hiya na ako. Isa pa, baka mag-business na lang din ako. Business? That's good. And I guess you will be needing a lot of money with that plan of yours. What if mag-work ka na lang sa akin as my secretary until you can save money for your business? Win-win, right? Hindi mo na kailangan mag-guilty dahil pinagtrabahuhan mo ang bibigay ko sa'yo. Napailing-iling na lamang si Amber. Kahit kailan talaga? Bakit pa kasi ang tanino mo? Ibig sabihin ba, wala pa rin talaga akong lusot niyan? Tristan chuckled. Wala talaga. Tawa lang sila ng tawa hanggang sa makarating na sila sa grocery. Beer lang naman ang plano nilang bilhin pero nauwi sila na may samot-saring dala. Mula sa malayo, natanaw ni Zyler ang dalawang pamilyar na bulto ng tao na kilalang kilala niya. Kagagaling niya lang sa grocery dahil kinailangan niya ulit ng stocks. He bought wine, beer, hard drinks at kung ano na pang makakapagpalimot sa kanya. Inubos niya ang oras niya sa pag-iinom tuwing uuwi siya sa trabaho. It is his way of distracting himself to not think of Amber dahil pakiramdam niya mababaliw siya. Pero ngayon lang alam niyang hindi na siya mamamalikmata. It is really Amber at kasama niya si Tristan na mukhang palabas na rin ng grocery store. He immediately clenched his fist. Bigla niyang naalala mga sinabi sa kanya ni Ruby about Tristan and Amber who got back together. So, is it real? Sila na nga ulit. What the hell? Bura niya sa kanyang isipan. Parang gusto niyang pagbabasagay ng mga bote ng alak na binili niya.
He immediately go out of that building dahil kapag nagtagal pa siya na nakikita ang dalawa na magkasama at tila nagkahagikigan pa, tila gusto niyang mambasag ng bungo. Ano ang gagawin ni Zyler ngayong inaakala niyang tamang sinabi ni Ruby na muli nagkabalikan sila Tristan at Amber? Pumayag kaya siya sa alok ng dalaga na makipagbalikan siya kay Ruby? Pumayag kaya si Amber na pumasok bilang sekretary ni Tristan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.